ko lang, as you can see, meron akong mask. And as you can see, medyo, ano ba tawag doon, swollen. Hindi naman siya swollen, pero may anesthesia siya kasi. So for today's video, I just want to quickly share with you about the dentist here in Australia. I think this is a very good topic or a very good information for you all who are coming here. Sorry, hiram-hiram ako magsalita. Hindi naman na ganun kagrabe yung anesthesia, pero ramdam ko pa rin siya. So ayun na nga, for the context, I just came from the dentist. I had my root canal, which is super expensive. Nakakonsyos magsalita. So ayun na nga, I just wanna quickly share with you na it's so expensive to consult to a dentist, or it's so yung dentist dito is medyo mahal siya. So my tip for you is if you want to have like regular checkups, or if you have like dental needs, I think it's wiser to add the dental inclusions in your insurance pag kumuha kayo ng insurance. If you have like extra money to add dental to your insurance, please do, kasi malaking help talaga siya. Most especially kung meron kang issues sa dental health mo or anything like that. So ayun na nga, quick story time. I just got my root canal second session. Actually, yes, I know you might think that I can have my root canal back home. Bakit hindi ko siya ginawa? Bakit naghintay pa ako na makarating ako dito? And all that, the questions and all that. So this is what happened. So, yung teeth ko dito sa harap is sensitive na siya kahit nandyan pa ako sa Pilipinas. Pero hindi siya consistent na sensitive. Like, there are times na ngumingili siya or anything, but hindi siya consistent. So, I ignore it. I thought it's just okay, or it's just a regular sensitive teeth or any of it. So, ayun. So, okay naman siya. And then, there's a time na meron akong napansin na parang, let's say, ano bang tawag doon? Pimple. Hindi naman siya parang pimple. It's like pigsa sa gums ko, near that teeth. So, una, okay naman kasi hindi siya masakit. Hindi talaga siya masakit. Pero, nafe-feel ko lang na merong bump siya sa inside. Kaya, ayun, na-alarm na ako na nakita ko na merong bump, pero hindi siya painful at all. So, ayun na nga, pina-check ko siya. So, ayun, para mag-idea lang kayo, I paid like $200 just for the checkup. And I think she cleaned that bump. Parang nilinisan niya yung parang infection siya, sabi niya. So, the dentist didn't give me any antibiotics. Sabi niya lang is, i-observe ko lang daw siya. And then, ayun, pag bumalik ulit yung bump na yun is, baka mag-root canal daw kami. So, ayun, after ng check-up na yun is, trinay ko siya na i-gargle ng betadine. I took care of it, like, inalagaan ko talaga yung teeth na yun at yung gums na yun para hindi siya mag-occur ulit. Kaso, unfortunately, bumalik siya. So, nakakakaba kasi mahirap, nasa mind ko kasi na mahirap magka-infection sa anything sa dental mo, sa teeth mo, anything near to your brain, because I feel like if magkaka-infection siya, prone ka na ma-infection agad. So, like, I have a lot of thoughts in my head. That's why I returned to the dentist. So, ayun, she told me that this might cost me a lot kasi nga, yun, it's not included in the insurance. But yes, ayun, sinabi niya sa akin na ito yung possible na gagastusin for the root canal and all that. I asked her if it's the only choice, and she was like, it's necessary kasi nga yung infection, dapat mawala yung infection. If nawala yung infection sa cleaning na yon, hindi na sana kami mag-root canal. However, ayun na nga, bumalik ulit siya. So, nung bumalik ako sa kanya, ayun, she told me that there is like two, like, parang session na gagawin sa teeth ko or sa tooth ko na yon and sa gums ko. Ayun, and then she told me that on the first session
she will like get the roots and like put medication in it, and I paid $400 for that. Diba? Sakit. And then ayun. And then there is a second session where she needs to clean it and fill it out or something na may ginawa siya for the second session, which I paid $600, sis. So imagine. So ayun, it's, and I paid that all out of the pocket kasi nga hindi siya included sa insurance. That's why kung meron ka talagang issue, kasi I know not a lot of people has issues sa dental health nila. Pero ako kasi hindi ko alam kung bakit. This is my second time na nagka-problem ako sa dental ko. And ayun, for me is mas mabuti na i-add nyo siya sa insurance if kaya naman ng budget nyo, or if there's an option naman to add dental, kasi it's a very big help as well na ma-maintain nyo yung cleanliness. Nagpo-promote na. Nagpo-promote na ng dental services. Pero for me, kasi I was thinking as well na if a-add ko siya, hindi naman kami like all the time pumupunta sa dentist. So kung magpapa-dentist naman kami is like kung kailan lang, ganun. But I think para maiwasan yung mga ganong mga infection, I think it's better na regular kayo magpa-cleaning or regular kayo magpa-check up and all that. And ayun. So our current insurance, well, sa previous namin na insurance, which is nung student visa, is hindi siya included as well. And sa current, and I'm not sure if, well, okay. Sa student visa na insurance namin before is hindi siya included. You can include that, pero you have to pay an additional. So alam niyo naman sa student visa, yung insurance is you have to pay it like isang bagsakan. So it's kind of expensive. Pero after your student visa, if you will get graduate visa, good thing about the insurance is in there is hindi mo na siya babayaran ng isang bagsakan. So you can pay that monthly. Pero there is an option to add dental to your insurance. So ayun, it's so monthly na siya, so it will be added to your monthly. So ayun, every time na magvi-visit ka ng dentist, you will get like percentage, may babayaran ka konti, and then the other one will be covered by your insurance. So it's a very big help, and we are considering to get that as well. You know what, guys, when I moved here in Australia, doon ko na realize on how important insurance is, kasi you will never know when are you gonna be seeing your GP, your doctor. You will never gonna know when are you gonna see your dentist, like unexpected. I mean, back then, share ko lang din, when we chose our ano man tawag din yung insurance ng sa student visa, is of course yung pinili namin yung cheapest, kasi parang, you know, sa mind mo hindi ko naman is okay, insurance na naman yan, or hindi mo naman gagamitin or all that. But you know what, in our 2 years na naka-student visa kami, nagamit talaga namin siya, yung insurance. Oh my gosh. Nagpa-promote na ba ako ng insurance? But yeah, nagamit talaga namin yung insurance, and it's a big help. Most especially kung student ka, limited yung time mo, limited yung funds mo. It's a very big help. So I think that one is one of the best thing that they add to the student visa, the insurance, because it's really a big help. So ayun na nga, if you are still in the Philippines and you are planning to go here and you have like special needs with your dental health or your ngipin or your you need dentist, I feel that it's really wiser to add the dental. Basta add na dental something. You have options naman eh, that if you wanna add just the regular one that is a cleaning or about a filling or something like that, mga major. And you also have the option if you want to include like the major one, the surgery and everything. So you always have the option. But I think malaking tulong siya or malaking tipid siya if you will add dental to your insurance. So yes,
The other option as well, of course, is visit your dentist before you move here. So, yes. Okay naman na siya, pero medyo numb ba siya? And kanina, mas grabe talaga yung parang... good thing about here is the dental clinic dito is modern na. So, medyo confident ka sa mga procedures nila. Well, it's the same with us naman in the Philippines. Choose wisely whenever you choose your insurance. If you have like special needs, like meron, alam ko meron isang insurance na pati yung check up sa eyes and sa glasses, they include that. So if you are using glasses or you need like something, doctor of the eyes, something, you can include that as well. So there are a lot of options. My tip for you, if you are curious about it or if you want to know more about it, visit the website. All the information are there as well. So it's easier for you because I know when you apply, the agent or the agency will give you a lot of insurance options. So how would you know the difference? Research. Research kung anong swak sa needs nyo. Unconsciously, magagamit mo talaga siya. And unconsciously, is makakatulong talaga siya sa inyo. So, ayun. There you go. That's my root canal story on how I spend like $1,000 for the root canal. Don't make the same mistake that I did. Add your dental to your insurance para makatipid kayo and para hindi kayo mag-waste ng money like me. So, yeah, there you go. So, ayan na nga, tuloy ang pagiging YouTuber natin. And yes, nakauwi ko lang. Like, marami akong gustong bilhin pero hindi ko siya napuntahan kasi nga may anesthesia yung mukha ko. So, ayun, bumili lang ako ng lumpia wrapper kasi maglilumpia tayo. And eto, bagoong the best. For those people na hindi gusto yung bagoong, why? Bakit? Ang sarap nito. And for those people na diring-diri sa sardinas, why people? Why? Kami dito sa Australia, we're paying extra or we are buying sardines kahit overpriced kasi we love sardines. Bakit? Kayo? Nandidiri sa sardines. Bakit? Well, this one is the fried sardines kasi hindi available yung regular sardines. But we always buy that regular sardines and lalo na yung spicy. The best. Ayun lang, just garlic. Marami pa ka sana akong gustong puntahan, yung gustong bilhin. Pero hindi ko feel mag-ikot much kasi nga sa anesthesia sa mukha ko. So, ayun, I feel like mag-fried fish tayo for today's video. So, medyo frozen pa siya. So, I will defrost it lang muna. Prito lang naman yung lulutuin ko. And ayun, that's what happened today. Actually, napakabilis ng oras. Nakakatakot yung bilis ng oras, di ba? Pero, yeah, ngayon kasi, yun lang naman yung agenda ko, yung root canal. And I stay there for what? 2 hours, 1 hour or 2 hours. Let's say 1 hour. And I feel like naubos yung whole day ko sa ganun lang. Yun lang yung ginawa ko, pero yung whole day ko, feeling ko occupied talaga. Like ngayon, umuwi ako, ano, gabi na. Like I think it's 5 or 6 p.m. na. So yun lang. This is the Indomie, the mee goreng. This is the... pancit canton of Indonesian. Yes. So, nagustuhan ko siya kasi feeling ko, hindi ko lang alam ha or kung malas na talaga sa mga nakukuha ko na Lucky Me pancit canton. Well, I really love pancit canton of Lucky Me. It's just that nabibitin ako palagi sa sauce nila. Like, I feel like dry lahat ng niluluto kong pancit canton. Paano nyo ginagawa maging perfect yung pancit canton? Ito kasi, the sauce is enough para sa noodles, kaya na-enjoy ko siya. But yeah, actually, speaking of pancit canton of Lucky Me, I think kung available siya sa Filipino store, I think I'm gonna get one again. Kasi nakaka-miss din. Iba din kasi yung lasa ng Lucky Me pancit na canton natin. And lalo na yung chili mansi or yung toyo mansi or ano ba yun, or yung spicy. I will buy one when we have a chance.
target ko talaga pumunta ulit sa Filipino store. Lahat na lang Filipino store, di ba? Yeah, target ko talaga pumunta sa Filipino store. It's just that wala pa kaming chance. And before kasi sobrang lapit lang namin doon. Ngayon hindi na masyado, medyo malayo na kami doon. Pero we're working in the city pa rin still. So I think na we can do that after work for early out. Let's see what will happen. I feel like the anesthesia is slowly nawo-worn out na or nawo-worn off na. I nafe-feel ko na yung face ko ulit. And then, I don't know if anyone knows this already, but this is my favorite sunblock and daily moisturizer, the Cetaphil one. Hindi ko alam, meron kasi akong impression sa mind ko na pag Cetaphil yung ginagamit ko is hindi siya matapang. That's why nung nagkaroon sila ng SPF, nung ano tawag nung yung sunblock is eto na yung ginagamit ko kasi sa mind ko is hindi siya matapang. And for me that has like psoriasis, natatakot ako mag-try ng iba't ibang like products, lalo na yung strong ones, kasi baka hindi siya magiging hiyang sa skin ko. So I use this one and it's so nice. And yun yung ginagamit ko. So good. I mean, mabilis siya. Like, in the morning, pwede mo siyang gamitin moisturizer sa face mo. So, yun na yun. Moisturizer siya with SPF. And hindi naman siya ganun ka, ano tawag nila dun pag sa SPF? White cast ba yung tawag dun? Hindi siya namumuti. For me, it's easy to blend. I'm not sure kung enough ba yung dami ng sunblock na nilalagay ko sa face ko every day. Parang wala siyang iniiwan na parang super dark na white na parang pa-lotion na sa skin. So yeah, nagustuhan ko siya. I think Cetaphil is like a really nice moisturizer. So ayun.